Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ang pinili ni Erica? Ano? Andito ka para ipamukha sa akin na natalo mo ko. Sambat ni Matthew. Umiling si Noah. Walang pinili si Erica. Narito ako para sana ibilin sa'yo si Erica. Lalong-lalo na si Eunice. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nabunyag ng lahat ng nangyari sa nakaraan. Inamin ni Noah ang katotohanan kay Erica at mas pinili nito humingi ng tawad kaysa mga tuwiran. Samantala, patuloy pa rin ang pagsusumamo ni Matthew kay Erica. Ngunit dahil sa ginawa nito kay Eunice, ay walang makitang dahilan si Erica upang bigyan ng pagkakataon si Matthew ng ganoon na lamang. Saan kaya hahanto ang desisyon ni Erica? Tuluyan na nga bang mabibigo si Noah? Wala na nga bang pagkakataon si Matthew upang maging ama kay Eunice? At paano na si Celine? Tunghayan ang huling kabanata. Nang mag-isa na lang si Erica, ay tsaka itong magulgol ng iyak. Masakit para kay Erica ang kanyang ginawa, ang ipagtabuyan ng lalaking kanyang pinakamamahal. Ngunit ito ang nararapat niyang gawin. Mas mabuti pang siyang magdusa kaysa madamay pang kanyang anak. Umuwi na si Erica sa bahay. Pagpasok ni Erica sa pinto, ay nakaupo sa sofa si Joy. Umiinom ito ng kape at panayang tingin sa orasan. Hawak din ito ang kanyang cellphone at panay din ang tingin kung nagreply na ba sa kanya si Erica. Joy, sambit ni Erica. Nang dahil sa lubos na pag-aalala, hindi na napansin ni Joy ang pagpasok ni Erica. Agad siyang nilapitan ng kaibigan at niyakap. Salamat po Lord at nakauwi ka ng ligtas, sambit ni Joy habang yakap ang kaibigan. Matapos ay kumalas ito at tinignan mula ulo hanggang paa si Erica. Ayos ka lang? Hindi ka ba niya sinaktan? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Joy. Lumuha lang si Erica nang walang tunog. Gusto ko na magpahinga. Si Eunice. Iyan lang naging sagot ni Erica sa kaibigan. Nasa kwarto na siya, pinatulog ka na. Pero sa totoo lang, sobrang nag-aalala ang anak mo sa'yo. Ani ni Joy. Pilit nang umiti si Erica upang maibsan ang pag-aalala ng kaibigan. Bukas na lang Joy, gusto ko na talaga magpahinga. Paulit pa ang sabi ni Erica. Direspeto naman ni Joy ang gustong gawin ni Erica. Hinayaan na lang itong pumunta ng kwarto si Erica. Samantala, matapos umalis sa bake shop ay dumiretso si Matthew sa ospital. Huling araw na ni Helen sa ospital at kinabukasan ay makakauwi na ito. Umiiyak na inilahad ni Matthew ang mga nangyari at sa kanyang kwento ay siya pa ang naging ape. Kaya bilang ina na handang gawin ang lahat ay nagplano si Helen kausapin si Erica. Gusto nitong turuan ng leksyon sa Erica at ipamukha na kahit na malaki ang sakripisyo na kanyang ginawa para sa kanyang anak na si Matthew, ay wala itong karapatang baliwalain ito. Don't worry anak, nandito ako. At hindi ako makakapayag na mabaliwala lahat ng efforts para sa babaeng yan. Pangako ni Helen sa kanyang anak. Kinabukasan, hindi nagbukas ng bake shop ang magkaibigan. Kaya naman pinuntahan mismo ni Helen si Erica sa kanilang bahay. Na mga oras na yon, ay nasa may bakuran si Erica at Eunice at naglalaro ang dalawa. Nag-doorbell si Helen at binuksan naman ito ni Eunice. Magandang umaga po, sino po sila? Bati ng musmus na bata. Sa unang kita pa lang ni Helen kay Eunice ay halos lumukso na ang puso nito. Naramdaman na nito kaagad ang lukso ng dugo. At hindi maitatanggi na kawangis ito ni Matthew nang ito'y bata pa lamang. Ngunit mas na naig ang damdamin nito sa ginawa ni Erica. Nasaan ang mama mo? Tanong ni Helen. Bago pa lang sasagot si Eunice ay nakita na ni Erica kung sino ang doorbell. Ano pong ginagawa niyo rito? Gusto mong ipagtabuyan at bastusin ni Erica si Helen ay hindi nito magawa dahil nasa harapan sila ni Eunice. Gusto sana kitang makausap. Yung tayong dalawa lang sana. Sambit ni Helen. Pumayag naman si Erica. Pinapasok ni Erica ang kanyang anak at sa may pinto doon sila nag-usap. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob? Sita ni Helen. Hindi lang umimik si Erica, tiningnan ng matalim si Helen. Doon na pagtanto ni Helen na malaki na nga ang pinagbago ni Erica. Kaya naman diniretsa niya na ito ng kanyang nais. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo para gawin ang lahat ng to sa anak ko. Ikaw na tong sinusuyo. Ikaw pang umaarte at pakipot. Anong pinagmamalaki mo? Ang pera mo na galing sa ama mo?
o panghuhutot mo kay Noah? Hindi ka na nakontento? Pangiinsulto ni Helen. Napangisi si Erica at namewang. Ano pong karapatan yung pagsalitaan ako ng ganyan? Palabang sabi ni Erica na nakakainsulto para kay Helen. Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo, Ma'am Helen. Tanggap ko naman po na ayaw niyo ako sa anak niyo noon pa man. Kaya malaking pasasalamat ko sa inyo dahil doon. Kasi kung hindi niyo pinaranas ang lahat ng yan, hindi ako ganito katatag ngayon. Hindi kayo ang dapat lumutas nito, Ma'am, ang anak niyo. At ipapaalala ko lang na matagal na kaming tapos. At tanging si Eunice lang ang nag-uugnay sa aming dalawa. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan, gigil na sabi ni Helen. Hindi ako natatakot sa inyo, Ma'am Helen. Ginagawa ko to para sa anak ko. Pareho lang po tayong ina na gagawin ang lahat para sa anak. Mariing sabi ni Erica. Nang dahil sa mga sinabi niyo ni Erica ay natauhan si Helen, napagtanto nitong ibang-iba na si Erica kaysa noon, na sunod-sunuran lang sa kanila. Nabalot ng hiya ang kalooban ni Helen at hindi na nakasagot pa sa mga sinabi ni Erica. Kaya kung pa pwede lang po umalis sa kayo, habang may natitira pa akong paggalang sa inyo. Mariing sabi ni Erica. Walang nagawa si Helen kung hindi umalis. Daman nito ang pinaglalaban ni Erica, kaya naman bilang ina, marapat niya nang swetuhin ang anak na si Matthew at ipaliwanag na wala na silang laban. Habang nagkakaharap sina Helen at Erica, pinuntahan naman ni Noah si Matthew. Nagmumukmuk ito sa kanyang silid at hindi matanggap ang mga nangyayari. Kasama ang isa sa mga kasambahay ay kinatok ng dalawang pinto ni Matthew. Nung una ay ayaw papasukin ni Matthew si Noah. Ngunit kalaunan ay pumayag na ito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ikaw ang pinili ni Erica? Ano? Nandito ka para ipamukha sa akin na natalo mo ko? Sambat ni Matthew. Umiling si Noah. Walang pinili si Erica. Andito ako para sana ibilin sa iyo si Erica. Lalong-lalo na si Eunice. Bakit? Suko ka na ba? Biglang nabago ang aura ni Matthew. Sinasabi ko naman sa iyo, ako ang mahal niya noon pa lang. Mayabang na sabi ni Matthew. Pakiramdam kasi nito ay sumuko na si Noah at ipapaubaya na si Erica dahil ramdam nito ang talo siya. Ngumisi si Matthew. Hindi ko to ginagawa dahil suko na ako. Minsan kasi kailangan mong isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa iba. Sana sa pag-alis ko, maging mabuti kang tatay kay Eunice. Sana hindi mo lang ito ang atensyon mo kay Erica. Sa lahat ng taong involved rito, si Eunice ang pinaka-importante. Nang mga oras na yon, ay bilib na bilib si Matthew sa kanyang sarili at ramdamang pagkapanalo sa agawan nila kay Erica na siya lang naman ang umiisip. Masakit man kay Noah ay mas pinili nitong lumisan at bigyan ng pagkakataon si Matthew na ipakita ang pagmamahal nito sa dalawa. Ngunit kahit na ganon ay hindi siya titigil na mahalin ang mag-ina kahit siya ay nasa malayo na. Ako nang bahala sa kanila. Mabuti naman at natauhan ka na. Ngayon mapupunta na sa akin ang buong atensyon nila. Makakasiguro kang magiging masaya sila sa piling ko. Kahit naman papano ay ayoko rin makasira tayo ng tuluyan. Pinsan at matalik na kaibigan kaya kita. Kaya salamat at nagpaubaya ka. Sambit ni Matthew. Matapos ang usapang yon na hindi na nagpakita si Noah, umalis ito ng bansa na hindi man lamang nagpaalam kahit kanino. Kahit kay Erica at Eunice ay nawala na lang bigla si Noah sa buhay na mag-ina. Tanging si Matthew lang nakakaalam kung anong dahilan ni Noah sa kanyang paglisan. At dahil sa pagkakataong kanyang nakita upang makapasok ng tuluyan sa buhay na mag-ina, ay wala itong sinayang na oras. Sinunod ito lahat ng bili ni Noah, mga gusto at ayaw ni Eunice, hanggang sa buong puso niya na itong natanggap at minahal ng totoo. Gayun din si Helen, na noong una ay mabigat ang loob, lalo na kay Erica, matapos siyang ipahiya nito. Ngunit walang inang ipagkakait ang kaligayahan sa kanyang anak. Unti-unting natutunan ni Helen na tanggapin ang mag-ina, at nakita nito ang kagandahan sa relasyon ni na Erica at Eunice. Si Georgia naman ay kusa ng nakipaghiwalay kay Matthew. Lubos itong nakonsensya dahil hindi lang si Matthew ang pinuntahan ni Noah bago ito umalis. Pati siya ay kinausap ni Noah at nagmamakaawang palayain ang kanyang pinsan. Nang mga panahong yon, ay nawawala na ng pag-asa si Georgia at hindi na alam ang gagawin. Ngunit si Javier na tunay na nagmamahal sa kanya ay hindi siya sinukuan.
Naguguluhan man noong una ay natanggap din ni Celine ang lahat at nalamang si Javier ang kanyang tunay na ama. Lumipas ang 5 taon at naging maayos ang daloy ng lahat. Ngunit ang pagmamahalan ng 2 puso ay hindi mapapatid kahit gaano mang katagal na panahon ang lumipas. Naging mabuting magkaibigan pa rin sina Celine at Eunice. Kahit na sa mga gulong nangyari, mga dalaginding na sila at mas natutong magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Oh, bakit naman malungkot ka, Eunice? Nahirapan ka ba sa exam natin? Tanong ni Celine. Ha, hindi oh. Malungkot ako kasi ito yung araw na huli ko nakita si Papa Noah ko. Namimiss ko na siya. Malungkot na sabi ni Eunice. Kanina rin nakita ko si Mama nakatanaw sa malayo. Sigurado ako hanggang ngayon nalulungkot siya sa pag-alis ni Papa Noah. Masaya naman ako dahil nandito sa tabi ko si Papa Matthew, pero kasi namimiss ko si Papa Noah. Malungkot nitong sabi. Nahabag si Celine sa kanyang mga narinig. Bagamat nagiging maayos ang lahat, ang pagmamahal ni Noah ay siyang nananatili pa rin sa puso ng mag-ina na hindi mapapalitan kahit kailan. Ganun ba? Hayaan mo makikita mo rin siya. Wika ni Celine. Pagka-uwi, hindi mo pakali si Celine. Dahil sa naging malapit na silang magkaibigan, ay ayaw na nalulungkot ni Celine si Eunice. Kaya naman may munting hiling si Celine sa kanyang daddy Javier. Daddy, alam mo ba malungkot si Eunice kahapon? Naaawa ako sa kanya, ani ni Celine. Naging malapit na rin ang magkaibigan si Javier, Georgia at Erica. Malaki na rin ang pagbabago ni Georgia mula na magkasama sila ni Javier na tunay naman talaga niyang mahal. O bakit? Baka pwede natin siyang tulungan. Mabait na bata si Eunice at good influence siya sa'yo. Kaya kung kaya natin gawa ng paraan, gawa natin, ani ni Javier. Nang dahil sa sinabi ni Javier ay nakaisip ng ideya si Celine. Daddy Javier, pwede nating tulungan sila, ani ni Celine. Ilang araw ang lumipas, isang tawag ang natanggap ni Erica galing kay Celine. Tita, tita! Taranta nitong sabi. Nakaramdam ng matinding kaba si Erica at tinanong kung anong nangyari. Tita, si Eunice po nandito sa clinic, tugon ni Celine. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Erica at tinanong kung nasan sila. Humahangos itong pumunta sa clinic kung saan naroon si Eunice. Miss, nasan ang anak ko? Tanong ni Erica sa isang nurse na nasa front desk. Ay ma'am, nasa loob po siya, tugon ng nurse. Pagbukas ni Erica ng pinto ay nanigas ito sa kanyang kinatatayuan nang makita ang lalaking nasa loob. Nakaputi itong coat, matikas ang tindig at hindi siya magkakamali kung sino ito. Paglingon ng lalaki ay nagtama ang kanilang mga mata ni Erica. Erica, sambit nito na tila gulat na gulat. Noah, sambit ni Erica na may luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Ang tagal kong hinintay ng araw na to. Na mga oras na yon, ay nakadungaw naman sa pinto sina Matthew, Eunice at Celine. Nang dahil sa hiling ni Celine sa kanyang ama ay nagawa nilang hanapin si Noah. Sa katunayan ay sakto ang lahat dahil kakauwi lang ni Noah galing ibang bansa. At ang araw din yon ay binisita ni Noah ang kanyang klinik kaya siya nandoon. Nang nalaman nito ni Celine ay sinabi nito kaagad sa kaibigan at kay Matthew. Agad na gumawa ng plano ang tatlo upang sorpresahin si Erica at para magkita na ang dalawa. Lumapit si Noah kay Erica. Hinawakan ang mga pisngi nito at pinahid ang mga luha. Shhh! Patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Pati ni Eunice dahil hindi ako nagpaalam. Gusto ko lang pagdusahan ang mga ginawa ko mali. At tinama ko lang ang lahat ng yan. Ngayon, okay na kayo. Natupad ko na ang buong pamilya mo, Erica. Alam ko masaya ka na ngayon kapiling ni Matthew at Eunice. Wala rin ako mukhang ihaharap dahil alam kong nararamdaman mo tungkol kay Duke Theodore. Nangako ko sa kanya at gusto ko lang tuparin yan. Kaya kahit na mahal kita, mas pinili kong lumayo dahil yun ang tama. Hinawakan ni Erica ang mga kamay ni Noah. Tinignan nito si Noah sa mga mata at umiling. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Papa. At wala kang kasalanan. At bukod doon, hindi nawawala ang lungkot sa puso ko. Hindi kailanman mabubuo ni Eunice dahil ikaw ang kulang sa buhay naming dalawa. Matagal nang alam ni Erica ang kanyang heart donor.
Hindi pa man sila nagtatagpo ni Matthew at nangyayari ang gulo, ay sinabi na ng mama ni Erica ang tungkol sa kanyang Papa Theodore. Pinuntahan ito ang ina ni Erica upang humingi ng tawad. Upang bago ito mawala sa mundo, ay nagawa niyang palayain ang ina ni Erica sa galit sa puso nito. Isiniwalat din ni Theodore ang pagbibigay niya ng kanyang sariling puso sa anak. At nang matapos ang operasyon at humilom na ang sugat ni Erica, ay isiniwalat ng kanyang mama ang lahat. Nang dahil din sa mga nangyari ay unti-unting napatawad ni Erica ang kanyang papa at natanggap ang lahat. Nagulat si Noah. Pero paano? Nung umalis ka, pati yung puso ko dinala mo. Nagampanan man ni Matthew yung obligasyon niya kay Eunice. Masaya ako ron. Pero ikaw ang tinitibok na to. Inilipat ni Erica ang kamay ni Noah sa kanyang dibdib. Hindi kailanman mapapalitan ng kahit sino ang pwesto niyo ni Eunice sa puso ko. Noah, ikaw ang mahal ko. Umiiyak na sabi ni Erica. Naging maayos man ang relasyon ni na Matthew at Erica, ay hindi na nakuha ni Matthew ang pagtingin ni Erica. Naging magkaibigan na lang ang dalawa. Mahirap man aminin, ngunit kahit na siyang nasa tabi ni Erica, ay si Noah pa rin ang mahal nito. Doon natauhan si Matthew na sinayang niya ang lahat noon, paman, at kailanman ay hindi na siya mananalo sa puso ni Erica. Tinanggap niya na lang ito kahit masakit. Nakatitig si Matthew sa dalawa. Naluluha pa ito dahil sa sakit na nadarama. Papa Matthew, okay lang po yan. Nandito naman ako sa tabi mo palagi. Kami ni Celine. Kami na lang ang maglalove sa'yo, Papa. Wika ni Eunice. I love you, Papa. Malambing nitong sabi. Ang lungkot na nadarama ni Matthew ay nawala. Ngumiti ito at pinakawala ng inggit na nadarama. Tama ka, anak. Nandito kayo ni Celine sa tabi ko. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Wika ni Matthew. Samantala, natulala naman si Noah sa kanyang narinig. Hindi nito akalaing mahal din pala siya ni Erica. Noon pa man, minahal na kita. Hindi ko lang magawang sabihin sa iyo ang totoo dahil alam ko mas inaalala mo ang kapakanan ng iba. Oo, nagalit ako nung malaman ko. Pero wala kang kasalanan. At ngayon okay na ang lahat. Pwede bang yung sa atin naman ang ayusin natin? Tanong ni Erica. Niyapos ni Noah si Erica. Sorry kung iniwan kita para maayos ang lahat. Pero ngayon pangako, hindi na kita iiwan. Mahal na mahal kita, Erica. Magpakailanman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!